we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung araw na bagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punson. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Kalunos-lunos po ang nangyari sa isang bata sa Asingan, Pangasinan matapos siyang tuklawin ng kobra sa noo. Habang pinapatulog ng kanyang ama, namatay ang bata matapos ang ilang minuto dahil sa kamandag ng kobra. Narito ang exclusive report. Palangiti raw ang 6-taong gulang na si Leonard Beltran mula sa Barangay Karusukan Norte, Asingan, Pangasinan. Patunay ang larawang ito, nakuha ilang araw bago mamatay ang bata, matapos siyang tuklawin ng kobra sa noo. Matapos mananghalian, patutulog ginarawsan na ng kanyang ama si Leonard ng mangyaring insidente. Kasi dito kami, nakaiga kami dito. Eh, hindi ko naman alam na may ahas na pala. Eh, papunta na sa anak ko, di prinitiktahan ko na gano'n. Niyakap ko na, tinayo ko na. Hindi ko alam na tuklaw pala. Sa bahagi na ito ng bahay ay narito ang katre kung saan nakahiga ang mag-ama para sana patulugin ng ama ang kanyang anak. Nang ilang sandali lamang ay gumapang sa bahagi na ito ng bintana diretso sa katawan ng tatay at tumuklaw ang kobra sa noo ng bata. Binawian ng buhay ang bata makalipas ang 10 minuto. Nang doon na kami sa kabalitsyan, parang nag-iba na, parang yung mata niya pinipilit na pinubukas na ganun. Talagang pipikit na talaga. Papa, sabi niya sa akin, humawak siya dito sa akin. Papa, sabi niya, papa. Ayon sa health authority, lubhang mapanganib at agresibo ang mga kobra. Yung binong po kasi nagkukos po ng paralysis, no? At ito po ay agad na umaabot sa taluyan ng dugo, nagkukos po ng central nervous system na effect. Nag-iisang anak si Leonard, isang OFW ang kanyang nanay na hindi na makakauwi para sana masilayan sa huling sandali ang kanyang anak dahil sa nararanasang pandemya na dulot ng COVID-19. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. 6 na katao arestado matapos maaktuhang nagsasabong sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilao. Inaresto ang 6 na katao na naaktuhang nagsasabong sa magkahiwalay na lugar sa Mangaldan, Pangasinan. 2 ang naaresto sa Barangay Maasin. Kinumpiska ang panabong na manok, maging ang mga pusta. Nagsipulasan umano ang iba pang kalalakihan ng paparating ng otoridad. Sabi nila, panlang daw ma'am eh, pangalis daw ng boring. 4 na kalalakihan din ang naaresto ng otoridad sa Barangay Banlag dahil sa online sabong. Kinumpiska ang kanilang mga pusta. Dahil nga sa kinakaharap natin na pandemya ngayon, iniiwasan pa natin na magkaroon ng pagtitipon,
At isa pa dito, bawal talaga dahil mayroon tayong batas na pwedeng isampas sa kanila. Sa Kalasyaw, Pangasinan, 9 na kataong hinuli dahil sa paglabag sa curfew hours. Pakiusap ng pulisya sa mga opisyal ng barangay na paigtingin pa ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa kani-kanilang lugar. Magtulungan po tayo, patuloy niyo po kaming samahan, tulungan sa pag-iikot sa inyo sa inyong mga barangay upang mas maigpit po nating maipatupad ang mga health protocols po. Clear La Canilaw, Balitang Amianan. Sumugod sa harapan ng Dagupan City Hall ang mahigit 50 ambulant vendors na umano'y pinaalis sa Magsaysay Fish Market upang ipaabot ang kanilang hinaing. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, malaki raw ang problema ng mga ambulant vendors sa relocation site kaya hiling nila na mapakinggan ng LGU ang kanilang mga hinaing. Sama-samang nagtungo sa harapan ng Dagupan City Hall ang mga ambulant vendor na apektado ng clearing operation sa Magsaysay Fish Market. Umaalma raw sila sa pagpapaalis sa kanila sa pamilihan. Ayaw naming manggulo, hindi po kami nanggugulo. Nandito lang po kami para sabihin na kami lahat kung saan po kami nalis, doon po kami ibabalik. Kung hindi po saan-saan na kami pinaglalaruan kung saan nila gusto, doon po nila kami itapon. Idinadaing din ang kanilang pagkalugi simula nang ilipat sila sa relocation site dahil wala umanong masyadong nagpupuntang mamimili roon. Pero nilalangaw naman po lahat ng paninda namin. Wala pong bumibili sa amin. Ibalik po sana kami doon sa pinanggula namin. Kasi ilang dekada na din po doon, marami na po kami doon. Giit ng Market Division, maayos ang relocation site para sa mga ambulant vendor. Ginawa raw nila ang clearing operation sa pamilihan para matiyak na nasusunod ang health at safety protocols. Wala tayong pinapaboran dyan. Yung ginawa natin, makakatulong yan sa pandemic. At least medyo luluwag yung mga space natin doon sa Magsaysay. Aayusin lang talaga kasi kailangan ng order doon sa mismong market kasi siyempre kung siksikan, magulo, mas maayos sila. Yun lang naman ang ginagawa ng ating market marshal doon. Panawagan ng mga ambulant vendor na ibalik sila sa Magsaysay Fish Market para sa kanilang kabuhayan. CJ, may mga nakapwestong pulis kanina sa harap ng City Hall dahil may mga pagkakataong nagkukumpulan ang mga ambulant vendor. Nauna na rin sinabi ng Market Division na apektado yung mga lehitimong tendera sa Magsaysay Fish Market sa pagpwesto noon ng mga ambulant vendor. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. 8 panibagong kaso ng Delta variant na itala sa Pangasinan. Sundan sa report. Kinumpirma ng Pangasinan Provincial Health Office na may 8 panibagong kaso ng Delta variant sa Pangasinan. Pero ipauubaya raw ng PHO ang deklarasyon sa mga bayan na nakapagtala ng Delta variant case. Kahapon, naglabas ng advisory ang lokal na pamahalan ng Puzurubio na may nitalang Delta variant sa bayan. Dalawa po ang returning OFW po doon sa 8. So yung the rest are 6 na local resident po natin. Samantala, hinihintay pa ng provincial IATF ang desisyon ng national IATF kaugnay sa hiling na isailalim sa general community quarantine with heightened restrictions ang probinsya. Nung natanggap po ito ng regional IATF, agad-agad naman po nating ipinorward ito, no? Sa ating national IATF. Samantala, puspusan ang pamamahagi ng relief goods ng provincial government sa mga bayan na may mataas na aktibong kaso ng COVID-19. Prioridad na mabigyan ng relief goods ang mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Ang content niya per municipality is 100 sacks of rice, 50 boxes of noodles, and 50 boxes of sardines. Kailangan talagang tulungan yung ganun lang para kahit papano ay mayroon naman silang gagamitin sa pang-araw-araw na pagkain. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, Delta variant, itinuturing na ng WHO na dominant variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Alamin sa report. Itinuturing ng World Health Organization na ang Delta variant ang dominant o nangingibabaw na variant ng COVID-19 sa Pilipinas.
Kinumpirma rin ng WHO ang community transmission ng Delta variant sa bansa. Samantala, nakapagtala ng 13,827 new COVID-19 cases ang DOH. Umabot na sa 1,989,857 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 53,326 na ang COVID-19 cases sa Region 1. Umakyat na sa 49 ang Delta variant cases sa Region, 74,070 cases sa Region 2, 149,851 cases sa Region 3, 51,351 cases sa Cordillera Region. May 15 na naitalang Delta variant sa Region. Sa Kabuuan, umabot na sa 328,598 ang kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Kitnang Luzon. Trace De Leon, Balitang Amianan. Mga kapuso, pasok sa top 6 finalists ang new passenger terminal ng Clark International Airport sa 2021 World Selection of the Pre-Versailles Architecture and Design Awards sa ilalim ng airport category. Ang disenyo ng bagong terminal ay hango sa pinagsamang kultura ng Pampanga at makabagong teknolohiya. Ang award-giving body ay kumikilala sa mga airport sa buong mundo na may pinakamagandang disenyo at arkitektura. Nasa 8 milyong pasahero ang kayang maserbisyuhan ng 110,000 square meter na terminal. Isa sa pinagmamalaking features nito ang check-in kiosks, bag drops, at high-tech contactless features. I think that this also gives hope to our fellow Filipinos. Pag dumating na yung panahon na pwede na ulit tayo mag-travel, merong isang napakagandang Clark International Airport na naghihintay sa kanila. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos sumemplang at magulungan ang kanyang ulo ng sumusunod na mixer truck. Balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Nakabulagta sa kalsada ang 21-anyos na rider na si Ronald Somejo matapos magulungan ng mixer truck sa Sabang Kabugaw, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nagulungan ang ulo ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa imbestigasyon, kasama ng biktima ang kaibigan, sakay ng motorsiklo, nang biglang umagaw ng linya sa pakurbang bahagi ng kalsada. Mabilis yung motor, kaya nung pagdating doon sa kurba, nataranta ito, nung nag-slide yung motor, sumalpok naman dun sa truck, tapos yung tumilapon yung isang. Ligtas ang kasama ng biktima na nagtamo ng ilang sugat. Napag-alaman na pareho silang walang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Nagkikwento na dagay kadwa naman, kanya. Awan na ikikwento naman. Nagdadalamhati man, hindi na raw nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima matapos madaan sa areglo ang insidente. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ilang kumpanya nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ang detalye kay Russell Simorio. Epektibo ngayong araw ang oil price hike sa mga produktong petrolyo matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na rollback. 15 hanggang 25 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 60 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Epekto ito ng pagbabago ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, 3 pisong bawas sa kada litro ng produktong petrolyo ang handog ng ilang kumpanya ng langis sa mga customer na bakunado na. Paraan daw ito ng mga kumpanya ng langis na matulungan ng gobyerno na mahikayat ang mga tao na magpabakuna kontra COVID-19. Siyempre sir, may discount sila. Natutuwa sila sir, lalo na pag may malaking ang discount kada isang litro, may 3 pesos po sila. Masaya sila. Ang sales manager na si Neo, kompleto na raw sa bakuna, kaya nakinabang siya sa diskwentong hatid ng kumpanya ng langis. Of course, malaking bagay din po yun kasi makakatulong din siya, makakatipid din po sa paggastos. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Tricycle operators na nakapag-renew ng permit sa bayan ng Calasiao umabot lang sa 70%. Alamin sa report ni Claire Lacanilaw.
Tiniyak ng 49-anyos na tricycle driver na si Bong Dacasi na nakapag-renew na siya ng permit para sa kanyang pamamasada sa Calasyo, Pangasinan. Mahirap na raw kasing masita at matiketa ng otoridad. Bago ako mag-umpisa magpasada, itong pinayagan na kami magpasada. Saka ako nag-renew dahil ang ginawa nila, may coding. Dapat may lisensya sila habang nag-drive. Tapos, hindi naman makalimutan yung mga yung protocol na mga walang permit, bawal lumabas. Ayon sa Economic Enterprise Office, nasa 70% pa lang ng mga tricycle operator ang nakapag-renew ng permit. Pwede pa naman daw magproseso ng permit. Yung iba, wala rin naiipon siguro pambayad. Yung iba naman, nag-i-stop sila ng pasada, nag-aanap ng iba siguro. Hanap na ibang kita kasi medyo talagang dahil walang mga estudyante, kulang talaga yung pasahero. Bunsod nito, dumarami ang mga bilang ng mga kolorum na tricycles sa bayan. Inaasahan po natin yan na marami po talagang mga unregistered vehicles. Amin din po silang pinagsasabihan na sana po itumalima sila at iparehistro o mag-secure po sila ng kaukalang papel. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ibang punla ng mga gulay at prutas libreng ipinamigay sa ilang residente sa Vintar, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Love nyo bang makatanggap ng ayuda o relief goods ngayong may pandemya? Kakaiba ang naisipan ng isang organisasyon sa Barangay Lubnak, Vintar, Ilocos Norte. Tinawag nila itong Lubnak Project. Mga buto o iba't ibang punla ng mga prutas at gulay ang ibinahagi sa mga residente ngayong nakararanas ng pandemya. Maturuan natin ang mga kabarangay natin na maging independent sa panahon ng pandemya, maging self-sufficient, at gamitin na rin ang kanilang mga open spaces para mataniman po ng mga gulay at prutas. Hangad ng organisasyon na maging inspirasyon at ipagpatuloy lamang na kanilang kapwa mga residente ang laban sa buhay sa kabila ng kinakaharap na pagsubok. Sama-sama po tayo at sana'y mabigyan po namin kayo ng inspirasyon at pag-asa sa mga proyekto ng aming Lubnak organization. Napakagandang project nito. Thank you, Lubnak! Sa pangalan pa lang daw ng proyekto, ay love na ang hatid nito. Sana raw pairalin ang love sa isa't isa dahil ito raw ang pinakamahalaga sa lahat. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Patay ang isang construction worker habang sugatan ang kanyang kasama matapos magkuryente sa ginagawang bahay sa Barangay Corocor, Bacara, Ilocos Norte. Nakilala ang nasawi na si Sherwin Aringay, 21 anyos, habang ang kanyang kasama na si Franklin Bartolome ay nagtamo ng sugat sa kamay. Ayon sa PNP, habang nasa ikalawang palapag ng ginagawang bahay ang mga biktima, aksidenteng nadikit sa linya ng kuryente ang hawak nilang bakal. Sa lakas ng kuryente, bumagsak sa lupa si Aringay habang si Bartolome ay bumulagtas sa itaas. Nangako raw ng tulong ang may-ari ng ginagawang bahay sa mga biktima. OFW na tubong Dagupan City stranded sa airport ng China matapos umanong magkaaberya ang flight pabalik sa Pilipinas. May exclusive report si Russell Simorio. Sa cellphone video na ito, nakuha sa isang paliparan sa China, makikita ang ilang pasahero na natulog na sa mga upuan katabi ng kanilang mga bagahe. Kabilang dito ang 36-anyos na Dagupeño na si Genevieve Canindo na isang domestic helper sa China. Bigla umanong nagkansela ng biyahe ang eroplano na biyaheng Shanghai, Hong Kong at Hong Kong, Manila, kaya stranded ang mga pasahero. Mayroon daw na onboard na naka-PPE. Nagtaka kami bakit on board na PPE, then all of the sudden bigla na lang kinanceled, hinold yung flight, kinanceled. Tapos kinaptive sila ng 10 hours. Ito sana ang unang beses na uuwi sa Pilipinas si Jenny mula sa halos 3 taon na pagtatrabaho sa China. Yung excitement, diba, nararamdaman mo, makikita ko na yung anak ko, nakahanda na lahat ng pasulubong, syempre nakahanda na lahat yung parang yung effort din na pamilya ko, diba? And then suddenly, maganito mangyayari.
I cannot do anything. Panawagan ng pamilya na sana'y matulungan si Jenny ng Philippine Consulate na makauwi ng matiwasay sa bansa. Actually, hindi naman din natin kagustuhan din ang nangyari na gano'n, emergency. So, yung civil aviation flights po ang concern po doon. Pero meron din naman po tayong Philippine Embassy to look after that naman po. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mahigit 30 modernized jeepney na biyaheng Lingayen Dagupan dumating na sa Pangasinan. Silipin sa report. Alinsunod sa modernization program, 38 modernized jeepney ang dumating sa Lingayen, Pangasinan. Biyaheng Dagupan City Lingayen at Dagupan City Swal ang mga modernized jeepney. 2017 pa namin sinasabi sa kanila na palapit na napalapit yung ating full implementation ng public utility modernization program. So kailangan na nilang mag-modernize. Actually, dun sa mga consolidation nila, they are given 6 months, 9 months, and 12 months to modernize. May mga plastic barrier din ng mga jeep. At pwede rin gumamit ng card sa pagbabayad ng pasahe o yung tinatawag na cashless payment. Ayon sa LTFRB, pwede raw magtaas ng 10% sa pasahe sa mga modernized jeepney. Beep card ready, so yung mga pasaheros po natin na may beep cards, pwede pong nilang gamitin yung beep cards na pambayad. Pag nakaupo ka, comfortable po ma'am. Ayon sa LTFRB, dibidendo na ang kita ng mga driver at hindi na kailangan ng boundary sa arawang pasada. Simula sa September 1, aarangkada na ang mga modernized jeep sa mga lansangan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Kahalagahan ng wikang Filipino ipinaalala ng ilang guro. Tunghayan sa report. Raw o daw, kumusta o kamusta, alin nga ba sa mga salitang ito ang angkop na gamitin tuwing tayo ay nagsusulat o nagsalita ng wikang Filipino? Ayon sa guro sa Filipino na si Ginoong Joel Mula Mangaldan, Pangasinan, napakalawak at napakahalaga na ating aralin ang wikang Filipino. Sumisimbolo raw ito sa pagkakaisa ng mga tao sa isang bansa. Pero ang kahalagahan nito, siyempre, para magkaintindihan ang bawat isa sa atin at siyempre para magkaroon tayo ng basihan at saka na mapagaan natin ang komunikasyon natin bilang isang mamayang Pilipino. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ang raw kung ito ay sinusundan ng salitang nagtatapos sa patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y. Ginagamit naman ang daw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Mas tama rin umanong gamitin ang salitang kumusta dahil hango ito sa salitang Espanyol na como esta o how are you sa wikang Ingles. May pagkakaiba rin sa dalawang salita na nang o N-A-N-G at nang na N-G. Ginagamit umano ang nang o N-A-N-G kapag inuulit ang salitang kilos at nang o N-G naman kapag sasagot sa tanong na ano. Magkaiba rin ang salitang pahirin at pahiran. Ang pahirin ay nangangahulugang pag-alis ng isang bagay. Pahiran naman ay nangangahulugang paglalagay ng isang bagay. Nakalilimutan na nila yung tamang paggamit ng wikang Pilipino. May nabalitan pa nga tayo na gusto na nilang tanggalin ang asignaturang Pilipino pero hindi po nangyari yon dahil maraming lumalaban sa wikang Pilipino. Aminado ang ilang estudyante na hindi pa sila bihasa sa wikang Pilipino pero alam umano nila ang kahalagahan nito sa pagiging isang Pilipino. Importante po kasi meron tayong isang may pagmamalaking wika na sarili nating atin. Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Dalawang pakete ng shabu na itinilid sa toothpaste, tinangkang ipuslit sa Zambales Provincial Jail. Tutukan sa report. Arestado ang dalawang katao matapos sumanong tangkang ipuslit ang dalawang pakete ng shabu papasok sa Zambales Provincial Jail. Ayon sa pulisya, isinilid ng mga sospek ang shabu sa isang toothpaste. Ang ginawa muna, nilagay nila sa straw, yung kontrabando sa straw, edi pinasok nilang yun sa toothpaste. Kasi dun sa pagkapasok mo lang, tinitignan lahat yung mga kung ano yung nasa loob. Ngayon, nung pinindot,
lumabas yung ano, yung istro. Binisita raw ng mga suspect ang isa nilang kaibigan na nasa ZPJ dahil sa kasong ilegal na droga. Lumalabas din sa background checking ng otoridad na sangkot sila sa transaksyon na ilegal na droga. Ito kasi yung dalawa, ma'am, si mga dati na tong mga natokhang, kumbaga watchlisted sila, ma'am, sa bayan ng San Antonio, Zambales. Timbog ang tatlong katao sa bypass operation sa magkahiwalay na lugar sa Nueva Ecija. Unang naaresto sa Barangay Bayanihan, Gapan City, ang magkapatid na sospek matapos makuhanan ng 5 sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana. Sa follow-up operation, naaresto ang kasamahan ng mga sospek na nakuhanan ng 3 sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana at 1 fully grown na marijuana. Umabot sa higit 15,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakuha sa mga sospek na nahaharap sa kaukulang kaso. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mahigit 200 million pesos na kita sa turismo sa Sagada na wala dahil sa pandemya. Alamin sa report. Mahigit 200 milyong piso ang nawala sa turismo sa Sagada Mountain Province dahil sa epekto ng pandemya. Base ito sa datos ng Municipal Tourism Office, kung saan bago pa tumama ang pandemya, umaabot sa 160,000 bisita ang naitatala kada taon. We did accredit tour operators from the Cordillera to draft a plan for everyone and also to assess yung before scenarios. Kung bubuksan na raw muli ang turismo sa Sagada, magpapatupad ng clustering sa pamamasyal ng mga bisita kasama ang farm tourism, waterfall trekking at mga dating pasyalan sa bayan. Limitado rin lang sa 5 miyembro ang kada grupo para mapanatili ang minimum public health standard. Sa mga accredited hotel at home accommodations lang din pwedeng tumira ang mga bisita at bawal makisalamuha sa mga residente kung kinakailangan. That's a good start, no? Because sa tourism kasi, parang iba dun sa talagang main marketing of products. Para sa mga tour operator, isa raw itong magandang umpisa ng new normal sa Sagada para mabigyan ulit ng trabaho ang mayigit 3,000 na kawanin ng turismo. Ang Sagada ay ang pangalawang pinakamalaking destinasyon ng turismo sa Cordillera, kasunod ng Baguio City. Pero in terms of implementation of the health protocols, this is actually a good tour or tour package because it's all outdoor. CJ Torida, Balitang Amianan. Award-winning actress Bea Alonzo napasabak sa iba't ibang regional language. Pasado kaya? Silipin sa report. Sumabak ang award-winning actress na si Bea Alonzo sa GMA Regional TV Ask. Anong sagot ka puso? Today, sisubukan kong sagutin kung ano ang meaning or translation ng popular local words sa iba't ibang rehiyon. Okay, I'm ready to start the game. Ayon sa aktres, wala silang probinsya dahil tubong Maynila ang kanilang pamilya. Pero dahil may farm sila sa Zambales, itinuturing na nilang malaking bahagi ng kanilang buhay ang probinsya. Alam kaya ni Bea ang ibig sabihin ng salitang Mekeni ng Pampanga? Ang Mekeni ay... parang Mekena, man. parang hello or halika? What? tama! Eh ang Ilocano word na sagawisyo. Sagawisyo. Poultry. Pero naku, sipol. Wee-wee, parang ganon. Sipol. Tama, ang galing na mama. Ano naman kayang ibig sabihin ng Pangasinan word na anyani? Anyani. Anyari. sirit, ano ka ba anyani? Multo? Anyani. Anyaning. Nang maitanong kay Bea ang salitang magayon ng Bicolano na ang ibig sabihin ay maganda, ibinahagi ng aktres ang kanyang listahan ng magayong kapuso celebrities na sina Marian Rivera, Jasmine Curtis-Smith, Jenilyn Mercado, Solen Yusuf, at ang paborito raw ng kanyang ina na si Sanya Lopez. Ang score ni Bea... At least, nagpasado naman. Nagpasado. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galbana. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.